Kaibigan, meron ka bang kinakaharap na malaking kalaban sa buhay na pakiramdam mo, ito'y isang napakalaking higante? Narealize ko kasama na ako na lahat tayo ay meron at merong pagdadaan ng iba't ibang giants sa ating buhay. Ang sinasabi kong giants ay yung mga problema, issues, challenges na parang hindi nawawala sa ating buhay. Nag-attempt tayong patayin yung mga giants na ito pero parang lumalaki sila lalo habang tumatagal. Pwede ito ay pinansyal na pagkakautang, pwedeng ito ay problema sa marriage, pwedeng ito ay anak mo na nasa likong daan, o pwedeng ito ay problema sa trabaho o problema sa iyong boss na hindi mo na matiis ang ugali. Pwede rin ang giant na ito ay isang personal na kasalanan na palagi na lang tayong nahuhulog at pabalik-balik dito. Pwedeng ang giant na ito ay pagkatakot, pag-aalala, pagnanasa sa iba, pagkaingit, pride, o kaya ang iyong higante ay isang klase ng addiction. Halimbawa sa droga, bisyo, pagsusugal, chismis, gaming, social media, overeating, na parang ito na yung nagkokontrol ng iyong buhay. Pwede rin ang iyong giant ay ang iyong insecurities o rejection ng ibang tao sa'yo o pagkapuot mo sa iba na hindi nawawala. Pwedeng ito ay depression o unforgiveness, at itong mga giant na ito ay paulit-ulit na nagpapabagsak at nagpapahina sa iyong loob. Pwedeng merong tao na naninira sa iyo or merong nagdemanda sa iyo, o kaya naman merong pananakot sa iyong buhay at sa iyong pamilya, at maaaring pinapanalangin mo na ito kaya lang parang hindi nawawala. At ngayon nag-iisip ka, ano ba talaga yung pwede kong gawin para mapagtagumpayan ko ang mga higante ng aking buhay? Ang giant ay ang anumang kahit anong bagay na humahad lang sa pagitan mo at ng Diyos para magawa niya ang plano niya sa buhay mo. Ang giant ay ang kahit anong bagay na nagnanakaw ng kapayapaan ng Diyos sa buhay mo. Ang giant ay ang kahit anong bagay na nagpapahinto ng paglago mo sa relasyon mo sa Diyos. At totoo na mahirap matalo itong mga giant na ito. Pero sa totoo lang, wala namang mahirap para sa Diyos. Totoo na hindi natin kaya sa ating sariling lakas na pagtagumpayan ito. Pero kaya ito na nagmamahal sa atin na Diyos. Kaibigan, tanda mo ito. Ito yung maganda. Hindi ka nag-iisa. Sabi sa 1 Corinto 10:13, walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Ngunit maasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaang subukin na higit pa sa ating makakaya. Kaya kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan para mapagtagumpayan nyo ito. Kaibigan, walang pagsubok na dumarating sa atin na hindi nararanasan ng ibang tao. Pangalawang maganda ay hindi ka nag-iisa sa laban na yan dahil sasamahan ka ng Diyos, at ang sabi sa talata ay gagawa siya ng paraan para mapagtagumpayan mo ang bagay na iyan. Kaibigan, kahit anong pinagdadaanan mo, gusto ng Diyos na malaman mo na nakikita niya yan. Mahal na mahal ka niya at gusto ka niyang tulungan at bigyan ka ng kalakasan. Kaya nga, ito yung pag-uusapan natin ngayon. Paano ba natin mapagtatagumpayan ang ating mga giant sa tulong ng Diyos? Tapusin mo mensahe na ito, dahil kapag ginawa mo ang mga pag-uusapan natin, ay ito yung magbibigay sa iyo ng success, ng fulfillment, ng joy, at ng satisfaction sa buhay na magbibigay naman ng glory sa Diyos. Accountability and prayer partnership. To foster greater commitment, we emphasize accountability. When you're held accountable, your dedication to achieving your goals intensifies. Knowing that your trusted partner will engage in regular discussions about your progress will motivate you to stay committed. Accountability also nurtures self-control, making you more mindful of your decisions and actions, as you understand you'll be answerable for them. Take action now and commit to our campaign of weekly prayer and accountability sessions with your partner to experience these benefits firsthand. Together we progress. Prayerful partners, accountable hearts. Magandang araw muli mga ka-Watchy. Salamat sa Diyos sa inyong pagsubaybay sa mga mensahe ng ating Diyos dito sa ating vlog na may bagong upload every Sunday 6 p.m. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ay ako po si Kuya Mike. Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng kanyang salita
sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. Salamat din pala sa mabagong members ng ating online discipleship group. Kung gusto mong sumali sa discipleship group, nako, mag-type ka lang ng join sa comment section. Sa mga gustong mag-lead naman ng online discipleship group, message nyo lang kami, type nyo ang salitang lead at magre-reply kami para sa link ng registration. Meron nga pala tayong live worship service sa UpLive na ginaganap every Sunday 10 a.m. Pwede namin kayong ipanalangin dito pagkatapos ng service. Sa mga gustong sumamba na kasama namin, ay mag-type lang kayo ng worship at padadala namin kayo ng link. Kung hindi ka pa nga pala nakakasigurado sa iyong kaligtasan, hindi ka sigurado kung matapos ka mawala sa mundong ito, ay makakasama mo ang Diyos sa langit, nako, mag-type ka ng save sa comment section at babahaginan ka namin ng mabuting balita. Okay, balik tayo sa topic. Ano-ano ba yung hakbang na kailangan natin gawin upang matalo natin yung ating mga higante? Meron lang tayong tatlong point na pag-uusapan ngayon. Tatlong R. Rise, recognize, rely. Rise against your giants, recognize the reward, rely on a solid anchor. Ang konteksto ng ating pag-uusapan ay may panahon sa Old Testament na nag-battle formation ang dalawang magkalaban sa magkabilang burol. Hukbo ng Israel at hukbo ng Pilisteo. Tapos sa kampo ng Pilisteo ay may isang higanteng mandirigma na ang pangalan ay Goliath. Siya ang pinakamagaling at pinakamalakas na sundalo ng Pilisteo. Ang taas niya ay 9'6". Tapos ang ginawa niya habang ang kanilang mga hukbo ay magkaharap sa burol ay hinamo niya ang mga Israelita. Now, basahin natin yung kasunod na talata. 1 Samuel 17:8-11. Huminto si Goliath at sumigaw sa mga Israelita. Kailangan nyo pa ba ng buong hukbo para makipaglaban? Ako ang Filisteo at kayo ang mga utusan ni Saul. Pumili na lang kayo ng isang taong kakatawan sa inyo na lalaban sa akin. Kung mapapatay niya ako, magpapaalipin kami sa inyo. Pero kung mapapatay ko siya, magpapaalipin kayo at maglilingkod sa amin. Ngayon, hinahamon ko kayo. Papuntahin niyo rito ang makikipaglaban sa akin. Nang marinig ito ni Saul at ng mga Israelita, natakot sila ng husto. Sa loob ng 40 araw, paulit-ulit na hinahamon ni Goliath ang mga Israelita, araw at gabi. So ayon sa talata ay meron tayong unang point. Ano yung ating gagawin kapag meron tayong higante sa buhay? Rise against your giants. Maaring sinasabi mo, syempre kailangan naman natin talagang harapin yung ating kalaban, yung ating mga higante. Tama ka. Pero tingnan mo yung nabasa natin, kaibigan. Sabi sa verse 16, ay ginawa ni Goliath ang paghamon niya sa mga Israelita ng 40 araw. Ginawa niya ito sa araw at sa gabi. At yung mga Israelita ay takot na takot at ayaw harapin si Goliath. Na ano nangyari? Tumigil ba si Goliath? Hindi. At sa kabaliktaran ay mas lalo pa siyang nagpursige at mas lalo pa siyang tumapang sa pag-aalipusta sa mga Israelita. At by the time na dumating si David doon sa labanan, ay malamang na 80 times na naghahamon si Goliath sa kanila, pero walang lumalabas para lumaban sa kanya. Wala silang ginagawa, hinahayaan lang nila na ito ay gawin sa kanila. Imaginin mo ito na ang bawat Israelita na sundalo na magtatapos ng kanilang araw na may takot at walang kapayapaan. Kaibigan, meron ka rin bang pinag-aalala? Hindi ka rin ba makatulog? Narealize ko habang pinapatagal mo siya, hindi mo hinaharap, hindi ka lumalaban, hindi ka gumagawa ng solusyon. The more mo siya dinidelay, the more ka paghaharian ng takot at pagkawala ng kapayapaan. At habang tumatagal, mas lalo siyang nagiging imposible na matalo at mas lalong nagiging hopeless ang sitwasyon. Halimbawa, maaring ito ay pinansyal na problema, maaring meron kang utang na hinahayaan mo lang, ayaw mo harapin, ayaw mong solusyonan, ayaw mo gawin ng tama. Kaya ang nangyari, naipon, lumaki at lalong nahihirapan ka ngayong magbayad. Maaring meron kang lihim na ginagawa at ayaw mo ipagtapat. Dumaan ng mahabang panahon ay mas lalong naparami ang kasinungalingan na kailangan mong pagtahi-tahiin at mas lalo tuloy naging complicated ang problema. Kaibigan, hindi ko alam kung ano ang iyong higante, pero ang point, huwag mo siyang patagalin. At huwag na huwag kang aatras sa laban, dahil kahit saan ka tumakbo o kahit anong gawin mong pag-atras sa kanya, ay hindi siya mawawala. Sa kabaliktaran, kapag tumakbo ka,
ay paglalaruan ka ng Diablo. Alam niya kung paano kanya tatakutin. Alam niya kung sino ang mga taong gagamitin niya para pagharian ka ng pag-aalala. Alam niya kung anong klaseng higante ang gagamitin niya para sa iyo. Pero tingnan mo, anong ginawa ni David? Sa ika-40 days, narinig niya si Goliath na inaalipusta at hinahamon ng mga Israelita. Alam mo, maaaring sabi niya, hindi na ito tama, hindi na ito pwede, kailangan na ito maputol. Grabe, hindi ito pinatagal ni David. Hindi niya sinabi na unti-unti na lang, saka na lang. Kung hindi, nag-decide siya na harapin si Goliath. At dahil dito sa desisyon na ito, ini-imagine ko na sa ika-41 araw ay gigising ang mga Israelita na wala na ang kanilang kinakatakutan. Bakit? Dahil may isang taong humarap sa kanyang higante. May isang taong hindi nag-delay. So paano mo naman haharapin ng epektibo ang iyong higante? Rise above your fear. Tandaan natin na ang fear ay isang normal na emosyon. Kahit si David, I'm sure na nakaramdam din siya ng takot. Ang fear ay emotion na nilagay sa atin ng Diyos. Walang masama sa takot, pero ang masama at ang problema ay kapag yung takot na yan ay pinapairal mo para hindi mo magawa ang purpose ng Diyos para sa buhay mo. Yung mga sundalo ng Israel, hinayaan nila na yung takot nila ang umiral at mag-paralyze sa kanila para hindi magawa ng Diyos ang magandang plano nito sa kanila. Gustong ipakita ng Diyos na kaya niya silang ipagtanggol kung haharapin lang nila si Goliath at magtitiwala sa kanya. Kaya lang, hindi ito nangyari dahil pinairal nila ang kanilang takot. Maaring sinasabi nila, what if nanalo si Goliath? What if natalo ako at napahiya ako ang buong Israel? What if yung aming bayan ay naging alipin ng mga Pilisteo? What if kinuha na nila yung aming lupain? What if nasaktan ako? What if? Ibigan, nangyari na ba sa iyo yan na nagtatanong ka, what if? Nahadlagan ka na ba ng takot para hindi mo magawa yung plano ng Diyos para sa iyo? Alam mo na pwede kang matakot and at the same time, pwede kang maging matapang. May nagsabi, courage is not the absence of fear, it's the absence of self. Ang tapang ay ang pagharap mo sa iyong higante kahit na ikaw ay natatakot. May nagsabi, fear has two meanings, forget everything and run, and face everything and rise. So mamimili ka lang kung anong gusto mong definition. Kung gusto mong magtagumpay ang higante mo, kailangan mong tumayo at harapin ang iyong takot. Si David, napagtagumpayan niya yung kanyang takot. May nagsabi na habang yung mga Israelita daw ay takot na takot kay Goliath dahil nakita nila kung gaano kalaki si Goliath, ay ito namang si David ay relax lang. Dahil nakita niya na sa sobrang laki ni Goliath ay hinding-hindi siya magmimintis para tamaan ito ng kanyang tirador. Kaibigan, si David ang tingin niya sa problema ay promotion. Ang tingin niya sa problema ay opportunity na maranasan ang kapangyarihan ng Diyos. Kaibigan, paano mo tinitignan ng problema? Paano ito magiging daan para mamangha ang mga tao at madala mo sila sa Panginoong Yesus? Kaibigan, bumangon ka at harapin mo ang iyong higante at alalahanin mo yung sinabi ng Diyos sa Romans 8:28. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Ang sabi dyan, in all things, sa lahat ng bagay, mabuti man o masama ay kikilos ang Diyos para sa ikabubuti. Now, pansinin natin, para kanino ang pangako na ito? Ang sabi dyan, for the good of those who love Him. Kaya nga ang tanong, kaibigan, anong katunayan na nakikita sa buhay mo ang pagmamahal mo sa Diyos? Si David, mahal na mahal niya ang Diyos. Sabi nga sa mga Gawa 13:22, nasumpungan ko si David na anak ni Jesse na isang lalaking kinalulugdan ng aking puso na gagawa ng buong kalooban ko. At sabi dito ng Diyos, si David ay ang lalaking natagpuan ng Diyos na kinalulugdan ng kanyang puso. Bakit? Kasi sabi dyan, nagagawa ng buong kalooban ko. Grabe no? Si David sa sobrang pagmamahal niya sa Diyos ay gagawin nito ang lahat ng kalooban ng Diyos. Ewan ko sa inyo pero ako gusto ko nasasabihin ito ng Diyos sa akin na si Mike ang kinalulugdan ng aking puso dahil gagawin niya ang buong kalooban ko. Kaibigan, ito din ba ang nais ng iyong puso?
ang sundin ng kalooban ng Diyos sa iyong buhay? Anong inuutos niya sa iyo na pinagpapaliban mo dahil natatakot ka o busy ka sa ibang bagay? Kaibigan, kung gusto mong magtagumpay sa iyong laban sa higante, ay kailangan mong ipakita na mahal mo ang Diyos sa pamamagitan ng iyong pagsunod sa kalooban niya. Tandaan mo na ang higante natin ay hindi tao. Ang kalaban natin ay hindi flesh and blood, kundi ang diablo na gustong sirain ang ating buhay sa pamamagitan ng paglayo natin sa Diyos. Gagawa siya ng paraan sa pamamagitan ng iba't ibang sitwasyon, iba't ibang kasinungalingan, iba't ibang tao upang maging giant ng iyong buhay na magre-resulta para hindi mo matupad ang purpose ng Diyos sa iyong buhay. Kaibigan, alalahanin mo na ang ating mga higante sa buhay o mga challenges na pinagdadaanan ay may layunin na tayo ay palakasin at hindi para pabagsakin. Kaya nga hindi mo ito pwedeng takbuhan. Si David ay mas lalong lumakas sa kanyang pananampalataya sa Diyos dahil hinarap niya ang higante at hinarap niya ang takot. Kaibigan, kailangan mo itong harapin dahil kapag hinarap mo ito kasama ang Diyos, saka mo marirealize na ang purpose pala nito ay palakasin ka at paunlarin. Gagawin ka nitong mas mabuting asawa. Gagawin ka nitong mas mabuting magulang, mas mabuting anak, mas mabuting manggagawa, mas mabuting negosyante, at mas mabuting servant ng Diyos. Kaya lang, hindi ka lalakas kung hahayaan mo na mangibabaw yung takot at kontrolin ka nito. Huwag tayong maniwala sa kasinungalingan na dapat na lang nating sanayin ang sarili na naandyan talaga yung giant na yan, na wala na tayong magagawa. Mali, kaibigan. Humingi ka ng kalakasan sa Diyos at harapin mo ang iyong problema kagaya ng ginawa ni David. Noong 19th century, ay merong kinuwento si Spurgeon patungkol kay King Cyrus na sumakop sa Babylon at pinalaya yung mga Israelita. Meron daw naging bisita si Cyrus na bilib na bilib sa kanyang hardin. At sabi niya kay Cyrus, ang ganda-ganda ng hardin mo at nagbibigay ito sa akin ng kasiyahan. Kaya lang, sabi ni King Cyrus, kaibigan, mas malaki yung aking kasiyahan kaysa sa iyo. Bakit? Kasi ako mismo ang nagtanim ng lahat ng puno dito sa aking hardin. Alam mo, sabi ni Spurgeon, ang isang dahilan daw kung bakit merong mga mananampalataya ang magkakaroon ng sobra-sobra sa langit na kasiyahan at reward ay dahil sa tulong ng Diyos ay marami silang kaluluwa na nadala sa kaharian ng Diyos. Ang ibig sabihin, meron daw mas magiging fulfilled sa langit dahil nabigyan siya ng reward at mas marami pang responsibility ng Diyos. Bakit? Kasi napagtagumpayan nila yung takot. Dito pa lang sa lupa ay naging tapat na sila. Lumago yung pagmamahal nila sa Diyos, nagpagamit sila sa Kanya upang magbahagi ng mabuting balita. Nag-serve kay Lord, naging faithful na gumawa ng alagad at iba pa. Mas higit ang kanilang kaligayahan kaysa sa mga taong nanatili na natatakot. Kaya nga, ang tanong, kaibigan, nai-imagine mo ba na darating yung araw pagpunta mo sa langit na may babati sa iyo? Kapatid, dahil sa iyo, narito ako ngayon sa langit. Nagpapasalamat ako sa iyo sa pagbabahagi mo sa akin ng mabuting balita at sa pagbabahagi mo ng iyong testimony. Grabe, ang saya nun. Kaya nga si Apostol Pablo na-anticipate niya yung joy, yung kaligayahan doon sa langit dahil isa siya sa napakasipag na magdala ng kaluluwa sa langit. Sabi sa 1 Thessalonians 2:19-20, hindi ba't kayo ang aming pag-asa, kaligayahan at ang korona may pagmamalaki namin sa harap ng Panginoong Yesus, pagparito niya? Oo, kayo ang aming karangalan at kaligayahan. Grabe, yun daw mga mananampalataya na inakay, tinuruan, dinisciple nila Pablo ay sila yung kaligayahan, karangalan at korona na tatanggapin nila sa langit. Kaya nga narealize ko pagdating sa langit ay malulubos ang iyong kaligayahan. Kung ngayon pa lang ay tapat ka na nag-i-invest ng iyong time, talent at treasure sa langit. Ikaw yung merong korona na tatanggapin sa langit. Kaya nga, kagaya ni David, harapin mo kung ano man yung nagiging hadlang para hindi ka magamit ng Diyos. Bumangon ka at humingi ka ng tulong sa Diyos at tutulungan ka niya. And then pangalawa, rise above criticism. Tandaan mo na palagi merong magki-criticize sa'yo, pero hindi mo sila kailangan pansinin. Si David ang nag-criticize sa kanya ay ang kanyang kapatid. Sabi sa 1 Samuel 17:28, nang marinig ito ni Eliab, ang nakakatandang kapatid ni David, na nakikipag-usap si David sa mga tao, nagalit siya
Sinabi niya kay David, bakit ka pumunta rito? Sino ang pinagbantay mo sa iilang tupa natin doon sa ilang? Akala mo kung sino ka? Alam ko kung gaano ka kayabang. Pumunta ka lang dito para manood ng labanan. Alam mo, na-realize ko kaya nagagalit si Eliab ay dahil yung tapang at pananampalatay ni David sa Diyos na hindi nila ginawa ay ang magiging dahilan para bumaba ang tingin ng tao sa kanila. Bakit? Dahil wala sila nung tapang at pananampalatay na kagaya nung meron si David. Na-realize ko na may pagkakataon na ang magkikriticize sa'yo ay ang sarili mong mahal sa buhay. Pwedeng asawa mo, pwedeng kapatid mo, pwedeng magulang, kamag-anak, pero hindi mo sila kailangan pansinin. Hindi mo kailangan magpa-apekto sa kanilang kritisismo. Bakit? Dahil hindi mo naman kayang i-please ang lahat ng tao. Kaya nga, mas mabuti, ang pini-please mo palagi ay ang Diyos. Dahil kapag siya ang napi-please, ay sisigraduhin niya na maipapakita mo sa mga taong nakikriticize sa'yo na totoo ang Diyos na pinaniniwalaan mo. Si David, hindi niya pinansin yung kanyang kapatid at nagpatuloy lang siya doon sa kanyang kausap. Tandaan mo ito, na kapag hindi ka naging maingat, ay mauubos ang oras mo sa pakikipagdiskusyon, sa pakikipagdebate, sa pakikipag-away sa iyong kapamilya, katrabaho, kasama sa ministry, o kahit sino man yung tao na nagkikriticize sa iyo. To the point na hindi mo na nagagawa yung gustong ipagawa sa iyo ng Diyos. To the point na nagiging masamang modelo ka na. To the point na nagiging stumbling block ka na sa ibang tao. Minsan may narinig ka lang na sinabi ng kasama mo sa ministry, tapos ikaw naman pinansin mo, pinalaki, tapos maya-maya umayaw ka na sa ministry. Sino ang nanalo sa laban? Ang diablo. Hindi mo kaaway ang kasamaan mo sa ministry. Ang kaaway mo ay ang diablo na nagsasabi sa'yo na huwag ka pumayag, gumanti ka, huwag ka magpatalo. Pinagkakaisahan ka nila, kaya umalis ka na lang sa ministry. Anong forgive, forgive? Anong love unconditionally? Paano naman ang karapatan mo? Grabe, kaya nga kaibigan, kapag may criticism, kapag may distraction, diretso lang ang tingin mo. Kay Lord lang at sa goal niyong dalawa. Si David, hindi nagpa-apekto sa criticism, kundi nakafocus siya sa kanyang goal. Ano yun? Ang lupigin ng higante sa buhay nila na si Goliath. Sabi sa mga Kawikaan 4:25-27, palaging sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw, ituon ng iyong pansin sa iyong patutunguhan. Siyasatin mong mabuti ang landas na lalakaran. Sa gayon, ang lakad mo ay laging matiwasay. Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan. Humakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan. Kaibigan, suriin mo ang iyong sarili. Baka kung saan-saan ka lumilingon, kung saan-saan ka lumiliko. Sabi sa talata, sa hinaharap dapat ang pukol ng iyong tanaw. Doon ka mag-focus sa iyong goal. Magtuloy-tuloy ka ng iyong lakad. I-focus mo ang iyong mata sa Diyos. Kaya nga, ang tanong kaibigan, alam mo ba kung sino ang totoong kaaway mo? Tanong mo ito sa sarili. Ano-ano mga criticism ang kinakaharap mo ngayon? Kaibigan, alalahanin mo ito. Kung hindi totoo yung criticism sa'yo, magpasalamat ka sa Diyos. Dahil hindi naman yan totoo. Pero kung totoo ang criticism sa'yo, magpasalamat ka pa rin sa Diyos dahil ginamit niya yung tao na yan para malaman mo kung ano yung kailangan mong baguhin. Huwag ka magalit sa kanya. Kung hindi, tumayo ka at harapin mo yung pagbabago na yan. Tanggalin mo yung higante na yan na nagiging dahilan para ka i-criticize. Narealize ko si Haring Saul ay nag-criticize din kay David pero hindi niya ito pinansin. Sabi sa 1 Samuel 17:33, sumagot si Saul, hindi mo kaya makipaglaban sa kanya, bata ka pa, habang siya ay mandirigma na mula pa sa kanyang pagkabata. Grabe, parang sinasabi ni Saul, eh diba, tumutugtog ka lang ng harp, nag-aalaga ka lang ng mga tupa, tapos lalabanan mo yung higanteng mandirigma, hindi mo yan kaya, bata ka pa. Ibigan, tandaan mo lagi na sa tuwing magdi-decide ka na labanan ang iyong giant o gumawa ka ng tama para sa Diyos, ay may mga tao na magiging distraction sa iyo. May mga tao magkikriticize sa iyo. May mga taong ayaw nilang makita ka na nagtatagumpay. Mga taong gusto nilang manatili ka sa kung nasaan ka lang ngayon. I'm sure, meron ka nang naiisip na tao na ginagawa yan sa iyo. Pero ito yung gawin mo, kaibigan. Sabihin mo, Lord, hindi ako papa-apekto sa mga taong ito. Kung ano yung mission mo para sa akin, yun ang gagawin ko. Kung ano yung gusto mong gawin ko, yun yung tutuparin ko.
kahit na ano o kahit sino pang umusig sa akin. Noong araw, meron din nagki-criticize sa akin dahil sa desisyon ko na itigil yung aking relasyon sa aking ka-live-in na mayroong asawa. Alam ko na hindi sasang-ayon yung mga taong hindi naniniwala sa Panginoong Jesus. At alam ko hindi sila yung aking kaaway. Kaya hindi ko ito pinansin. Sa halip, sabi ko, Lord, kung magalit man sa akin ang buong mundo, gagawin ko pa rin kung ano nakakalugod sa iyo. Kaibigan, maaaring may mga tao na nagsasabi sa'yo, huwag mo nang ituloy ang project na yan kasi masyadong malaki, mabibigo ka. Huwag mong gawin yan kasi masasaktan ka lang, ayoko mangyari sa'yo yan. Kaibigan, dapat yata mag-isip-isip ka muna, parang hindi tama yan, gusto mong mangyari. Anong gagawin mo? Nako, ilang taon ka na nag-a-attempt na magbago tapos ngayon magpaparehab ka? Wala rin mangyayari dyan, gagastos ka lang, huwag mo na gawin yan. Hindi ka pa ready para sa isang commitment, mag-isip-isip ka muna. Kaibigan, marami pang ganitong criticism at distraction ang maririnig mo sa iyong buhay. Pero kung alam mo na ang gagawin mo ay kalooban ng Diyos at hindi ito kumokontra sa sinasabi ng Bible, ay gawin mo ito agad. Tanda mo lang ito, may nagsabi, "Everyone who's never killed a giant will say it can't be done." Ibigan, ganito lang naman ang mga tao na magpapatigil sa'yo. Yung mga tao hindi pa nila naranasan, napagdaanan at napagtagumpayan yung mga higante nila sa buhay. Hindi nila naranasan ng pagkilos ng Diyos at hindi sila nagkaroon ng intimate relationship kay Lord. Nako, sila yung magsasabi sa'yong hindi yan pwedeng gawin. Kaya huwag kang makinig sa kanila. Dahil kapag nakinig ka sa kanila, magkakaroon ka ng doubt. At magkakaroon ka ng takot at yun yung gusto ni Satan. Na manatili ka na lang sa iyong comfort zone. Na wala ka ng significance sa mundo dahil hindi ka kasama sa pagpapalago ng Diyos sa kanyang kaharian. Number 3, paano mo haharapin ang iyong higante? Rise above procrastination. Ito yung sinasabi ko kanina, na huwag mo antayin yung 40 days, huwag mo antayin yung 2 months, 3 months, 1 year, 2 years, and sasabihin mo, aantayin ko yung pinaka-ideal, pinaka-perfect na sitwasyon bago ako kikilos. Kaibigan, ang pagbabago ay nagsisimula na agad ngayon. The moment na nakita mo ang iyong giant, kailangan mo itong patayin. Kailangan mong kumilos agad. Naalala ko sa PBA, yung mga nanonood sa Araneta, na nagbabayad ng 500 sa isang ticket, ay magagalit kung ang ginagawa lang ng mga players ay nag-huddle, nag-uusap-usap, nagmi-meeting, 2 oras at kalahati na hindi pa tapos yung kanilang meeting, paulit-ulit lang ang meeting, pero hindi sila naglalaro. Ano kaya sa tingin nyo, matutuwa kaya yung mga nagbayad ng ticket? Siyempre hindi. Nakakalungkot kasi marami sa mga Kristiyano ganito rin. Sagana sa huddle, sagana sa fellowship, sagana sa D-group, worship service, umaattend ng Wednesday equipping, sagana sa Bible study, pero hindi kumikilos. Hindi ginagawa yung napag-usapan. Hindi ginagawa kung ano yung sinasabi ng Diyos. Bakit? Dahil nananaig yung takot. Nananaig yung higante sa buhay niya. Nananaig yung kasinungalingan ng Diablo sa buhay niya. Sabi ni Woodrow Kroll, "Fear God and you'll have nothing else to fear." Number 2, ano-ano ba yung hakbang na kailangan natin gawin upang matalo natin yung ating mga higante? Recognize your reward. Alahanin mo ang reward o gantimpala kung mapagtatagumpayan mo ang iyong higante. Sabi sa 1 Samuel 17:26-27, nagtanong si David sa mga taong nakatayo malapit sa kanya, "Sino ba ang Filisteyong iyon na hindi nakakilala sa Diyos na humahamon sa mga sundalo ng buhay na Diyos? Ano ba ang matatanggap ng tao makakapatay sa kanya para matigil na ang panghihiya niya sa Israel?" At sumagot ang mga tao, "Tulad ng narinig mo, yun ang mga gantimpala sa makakapatay kay Goliath." Tinanong niya kung ano ang matatanggap ng tao na makakapatay kay Goliath. At syempre, yung sagot ay magkakaroon siya ng maraming pera, yung prinsesa ay magiging asawa niya, at higit pa ron ay magiging exempted siya sa tax sa kanilang kaharian. Narealize ko si David, sumugod kay Goliath ng merong pananampalataya sa Diyos, pero sumugod siya na iniisip din niya yung kanyang magiging reward. Narealize ko, kailangan nating i-visualize yung reward natin kapag nanalo na tayo sa laban. Tanungin natin sa sarili, ano kaya yung itsura ng buhay ko matapos kong pagtagumpayan ito?
Ano yung reward? Ano yung benefit? Ano yung mabuting mangyayari kapag napagtagumpayan ko ang mga challenges ko sa buhay? Kapag napagtagumpayan ko ang nagiging dahilan para hindi ko magawa ang pinapagawa sa akin ng Diyos? Kaibigan, imaginein mo kung ano mangyayari sa relasyon niyong mag-asawa kapag nagtagumpay ka. Imaginein mo kung ano mangyayari sa iyong mga anak, sa iyong trabaho. Imaginein mo kung paano ka gagamitin ng Diyos sa iyong discipleship group. Imaginein mo kung paano yung mga anak mo makakakilala sa Panginoon at maipapasa nila ang Diyos sa kanilang susunod na henerasyon. Nakakalungkot kasi may mga tao na nasiyahan na namamuhay kasama yung kanilang gulayat. Alam mo, mapapahamak ka sa ganyang kalagayan. Noong 1950, may ginawang eksperimento. Gumawa sila ng isang 200-gallon aquarium at naglagay sila ng isang northern pike na isda at naghulog ng mga na isda na paboritong pagkain ng mga pike. At dahil kasama ng pike yung mga maliliit na isda, ay kinakain niya ito kapag siya ay nagugutom. Kaya lang, isang araw, nilagyan ng harang sa gitna yung aquarium. Nasa kabilang side yung pike at nasa kabilang side yung maliliit na isda. Alam mo, kahit anong attempt nung pike, hindi niya makain yung mga maliliit na isda na nasa kabilang side. At dahil dito, ay hindi na nag-attempt ulit yung pike. Paikot-ikot lang siya lumalangoy doon sa kanyang side. Then, inalis yung harang ng mga nag-e-experiment. At nagulat sila dahil yung pike ay hindi na sumubok kumain ulit ng maliliit na isda. Kahit pa nga, wala na yung harang. Na-realize ko, naniwala siya na hindi na posible makakain pa siyang muli. At ganun din tayo. Nakukondisyon ng isip natin na imposibleng gawin ng isang bagay. Kaya hindi na tayo nag-a-attempt. Maaaring yung ibang tao, kaya nila, ako hindi. Maaaring sa ibang tao, nag-work yung paniniwala nila sa Diyos, pero sa akin, hindi. Yung ibang tao, napagtagumpayan nila yung mga issue nila, sa akin, na-stuck na ako dito habang buhay. Alam mo kaibigan, kung maniniwala ka dyan sa pike principle, yung mga opportunities na nilalagay ng Diyos sa iyong harapan, yung mga possibilities na pwedeng mangyari, ay palagi na lang ito magiging imposible para sa iyo. Akala mo may harang. Kaibigan, si David ay hindi nakontento na manatili sa pag-aalala o pagkatakot. Itinuon niya yung kanyang paningin sa reward. Alam niya na merong mas maganda pa siyang makukuha pagkatapos ng kanyang laban kay Goliath. Maaring tinatanong mo, hindi ba masama na ang motivation ay reward? Hindi kapatid, maaring ang pinakamataas na motivation natin kaya natin ginagawa yung pinapagawa ng Diyos sa atin ay dahil mahal natin siya. Pero hindi din naman masama na gawin din nating motivation yung kanyang reward. Bakit? Kasi kung mali ito, hindi na ito i-offer sa atin ng Panginoong Yesus. Ano-ano ba yung mga bagay na bibigyan ng reward ng Diyos? Madami, pero magbibigay lang ako ng ilan. Prayer and fasting, compassion for the vulnerable, bearing insults and being excluded for the name of Christ, love for your enemies. Nako, yan, binibigyan ng reward ni Lord yan. Generous giving, binibigyan ng reward. Hospitality that cannot be repaid, binibigyan ng reward. Endurance through pressures in ministry, binibigyan ng reward. Quality work for your employer, grabe, pati yan, binibigyan ng reward. Faithfulness through trials, faithfulness to the truth. Sabi ni C.H. Spurgeon, God is a sure paymaster, though He does not always pay at the end of every week. Sabi din ni Rick Warren, at the end of your life on earth, you will be evaluated and rewarded according to how well you handled what God entrusted to you. Si Charlotte Elliot ay isang invalido na tao. Hindi siya sigurado sa kanyang kaligtasan kahit pa nga siya ay anak ng isang pastor. Kaya't nung tinanong siya ng isang ebanghelista, kung meron na ba siyang peace, kung meron na siyang peace with God, kung meron na siyang kapayapaan sa Diyos, ay hindi niya ito masagot. Hindi niya ito maalis sa kanyang kaisipan. Kaya sabi niya, imbalido ako. Ano yung pwede kong dalhin o ibigay o gawin para sa Diyos para magkaroon ako ng kapayapaan sa Kanya? Alam mo, sabi nung ebanghelista sa Kanya, wala kang dadalhin kung hindi ang iyong sarili. Tatanggapin ka as is ng Panginoong Yesus. At alam mo, tuwang-tuwa si Elliot na tinanggap niya ang Panginoong Yesus at dahil sa siya ay imbalido, palagi siyang napapagod, hindi siya makagawa ng mabigat na gawain, hindi siya nakakatulong sa kanilang church at nalulungkot siya dahil dito. Pero nung naalala niya
kung paano siya tinanggap ng Diyos ay sumulat siya sa isang papel ng isang hymn para palakasin ang loob ng ibang tao na meron din mga pinagdadaan ng kahirapan kagaya niya. Meron din mga giant sa buhay at ito'y sinulat niya. Ang title ay Just As I Am. Sabi niya sa isang portion, "Just as I am, without one plea, but that thy blood was shed for me. And that thou bidst me come to thee, O Lamb of God, I come." Grabe, no? Sabi niya, kung ano ako ngayon, Lord, kung ako ay imbalido, wala po akong reklamo. Dahil yung dugo mo, sinakripisyo mo para sa akin. Pinatawad mo ako. At ngayon, pag sinabi mong pumunta ako sa iyo, pupunta ako sa iyo. Grabe, si Elliot natutunan niya mapagtagumpayan yung giant niya. Yung giant niya ay yung kahinaan niya o kakulangan niya na magawa yung iba't ibang bagay na gusto niyang gawin. Tuwan-tuwa si Elliot nung napublish yung kanyang hymn. Ginamit ito para mag-raise na maraming pera para makatulong sa mga nangangailangan. At pagkatapos niya mamatay, grabe, libu-libong sulat ang pinadala sa kanyang bahay na nagpapasalamat sa kanya dahil nagbago daw yung kanilang buhay dahil sa kanyang sinulat na hymn. Tapos yung kanta niya ay itinranslate sa mahigit 100 language at nakarating sa bilyon na tao sa buong mundo. 60 years later, nakakilala si C.S. Lewis sa Panginoon. Tapos 3 years after, si Billy Graham ay nakakilala din sa Panginoong Yesus. Nung kinanta yung Just As I Am, ay isinuko ni Billy Graham yung kanyang sarili sa Panginoong Yesus. 20 years later, ay naging matagumpay na evangelist si Billy Graham. At nung inimbitahan siya sa Cambridge University para magsalita, ay natatakot siya. Pero ipinakilala siya kay C.S. Lewis at sinabi sa kanya na huwag pansinin yung mga kritisismo sa kanya at ipagpatuloy niya yung revival. At naging successful nga yung revival na iyon ni Billy Graham doon sa Cambridge. At ganun din sa isang stadium sa England na kung saan mayroong 80,000 na tao ang nakarinig na salita ng Diyos. At palaging sa pagtatapos ng kanyang mga event ay palaging kinakanta yung Just As I Am. Kaibigan, wag mong isiping wala kang madadala sa Panginoong Yesus. Dahil yan talaga yung gusto niyang dalhin mo, yung wala. Ang gusto niya, ikaw lang. Dalhin mo yung sarili mo at siya ang mag-e-empower sa'yo para gawin mo yung mga bagay na hindi mo kayang gawin. Kagaya ni C.S. Lewis, kagaya ni Elliot, kagaya ni Billy Graham na inabot ang maraming kaluluwa para sa Panginoong Yesus. Na-realize ko, tatanggap sila ng corona sa Panginoong Yesus. Now, kaibigan, hindi ko sinabi na required ng Diyos na maging Billy Graham ka. Kung hindi, kailangan mo lang maging faithful sa kung ano ang ipinagkatiwala sa'yo ng Diyos. Nagamitin mo yan para sa kanyang kaharian. Maging tapat ka na parangalan ng Diyos sa iyong buhay. Pero hindi mo yan magagawa kung hindi mo i-visualize yung reward na inihanda niya sa iyo. May kwento si Tony Evans patungkol kay Apostol Pablo. Sabi niya, "Paul, we are going to kill you." "That is cool," sabi ni Pablo. "Then I will go to Christ." "Okay, Paul, we are going to let you live." "That is great. Then I can witness for Christ." "Okay, then we will torture you." "That is fine. Then I will receive a reward in heaven one day." Grabe, kahit anong mangyari, para kay Pablo, wala siyang talo. Puro panalo. Kasi kahit ma-torture siya o patayin siya, ay siguradong meron siyang reward sa langit. So para mapagtagumpayan natin yung ating mga higante, ay we must rise against our giants. Pangalawa, we must recognize the reward. Number 3, rely on a solid anchor. Umasa ka o magdepende sa isang solidong sandalan. Sino ito? Siya yung ating Panginoong Yesus. Sabi sa unang Samuel 17:38-40, ibinigay niya at ipinasuot kay David ang mga kasuotan niyang pandigma, ang tansong helmet at panangga sa dibdib. Pagkatapos, isinukbit ni David ang espada ni Saul at sinubukan lumakad. Ngunit, dahil hindi pa siya sanay na gumamit ng mga ito, sinabi niya kay Saul, "Hindi po ako makikipaglaban na suot ang mga ito. Hindi po ako sanay," kaya hinubad niya ang lahat ng ito. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang tungkod, pumulot ng 5 makikinis na bato sa sapa at inilagay sa balat na lalagyan. Dala-dala ang kanyang tirador, lumapit siya kay Goliath. Si Saul at ang mga Israelita ay nakatingin sa sariling lakas
at kanilang mga kagamitang pandigma. In fact, si Haring Saul, binigay niya kay David yung kanyang kasuotang pandigma, ang tansong helmet, espada, at panangga sa dibdib. Inisip niya na ang tagumpay ay nakasalalay sa kanilang kagamitan. Pero si David ay hindi dito nakaasa. Kaya hinubad ni David ang kasuotan at espada na ibinigay sa kanya at ang kanyang dinala ay ang kanyang tirador. Bakit? Kasi alam niya na ang kanyang tagumpay ay nakasalalay sa Diyos. Kaya kaibigan, huwag mo tignan yung hindi mo kayang gawin, kundi tignan mo ang kayang gawin ng Diyos. Huwag mo hanapin yung mga malalaking bagay, malalaking pera, malalaking koneksyon bago ka kumilos at lumaban sa iyong higante. Huwag mo antayin yung malalaking talent na ibigay sa iyo ng Diyos bago ka sumunod. Kundi tumingin ka sa maliliit na bagay na meron ka na at yan yung gagamitin ng Diyos para magawa mo yung pinapagawa niya sa iyo. Si Goliath ay malaki, 9'6". Kahit sa NBA, ang pinakamataas lang ay 7'7". Grabe ang laki niya. Ang kanyang shield o ang kasuotan niyang pandigma ay tumitimbang ng 60 kilos. Ang dulo ng sibat niya ay tumitimbang ng 7 kilos. Grabe ang laki at lakas ni Goliath. Now si David, hindi sinabi, aantayin ko na muna na tumangkad ako at magwo-workout muna ako para lumakas at para maisuot ko din ang mga matitibay na kasuotan. Kailangan ko din ng mamahaling helmet at kailangan ko ng mas mahabang espada. Hindi, para kay David, sapat na yung tirador. Bakit? Dahil meron siyang solid anchor, nakadepende ang pagkapanalo niya sa Diyos. Naalala ko na ako ay hirap na hirap din magsalita sa harap ng maraming tao dahil ako ay merong brain fog. Hindi ko naalala yung mga sasabihin ko, putol-putol yung thoughts ko at hindi ko ito masundan kahit pa nga ako ay may notes na. Pangalawa, sobrang mahihain ako. Ayoko na nang sasalita sa harap ng mga tao. At kahit nga sa camera na lang na wala namang ibang nakakita ay hirap na hirap pa rin ako. Kaya lang, naglagay ang Diyos ng desire sa puso ko na ibahagi ko ang kanyang salita. At hindi ko yun maintindihan bakit ako. Sabi ko, Lord, alam mo naman ang problema ko. Tapos wala rin naman ako mataas na seminary degree. Wala akong PhD. Wala akong talent na kagaya nung hinahanga akong pastor na si Pastor Peter ng CCF. Pero alam mo, sabi ng Lord, ano bang meron ka? Ang sabi ko, meron akong Bible, meron akong cellphone, meron akong internet, at ang higit sa lahat ay meron akong Diyos. Alam mo, sabi ni Lord, that is more than enough. At by God's grace, nagsimula ako mag-vlog sa ating YouTube at Facebook at nakita ko na hindi ako yung nagtatrabaho kung hindi ang Diyos ang kumikilos. Bakit? Kasi may mga nagbabagong buhay. Ako wala naman akong kakayahan magbago ng buhay at ang Diyos lang ang makakagawa nun. Nakita ko kung paano yung mensahe niya ay nakarating sa iba't ibang bansa. At ngayon nga nakakatawa dahil yung ating Spotify podcast ay maraming followers at yung mga bagong listeners ay galing sa Pilipinas, Canada, Saudi Arabia, United Arab Emirates at United States at sinishare nila yung bawat napapakinggan nila ayon doon sa statistics. Natutuwa ako hindi dahil sa statistics, kundi natutuwa ako dahil totoo na ang lalaban para sa giant natin ay ang Diyos. Narealize ko na ang kumakausap sa mga tao ay hindi ako, not my ability, not my talent, not the video edit, but God and His Word. Kaibigan, anong nagiging hadlang para labanan mo ang iyong giant? Anong humahadlang para magamit ka ng Diyos? Huwag mo sabihin dapat kabisado ko na muna ang Bible. Kailangan hindi na ako nagkakasala. Kaibigan, ngayon pa lang ay lumapit ka sa Diyos at tatanggapin ka niya as is at hayaan mo na siya ang magbago sa iyo. Simulan mo magpagamit sa kanya at yung mga inaalala mo, ilagay mo lang yan sa kamay ng Diyos at gagamitin niya yan na may buong kapangyarihan. Yung tirador ni David, ginamit ng Diyos para gumawa ng imposibleng bagay ang patayin si Goliath. Kaya nga kung anuman ang meron ka, kahit gaano yung kaliit, gagamitin niya ng Diyos ng may buong kapangyarihan. Narealize ko si David, kaya ganun siya katapang kasi inalala niya kung paano kumilos ang Diyos sa buhay niya nung dumating yung mga challenges sa kanya noon. Kaya ganun din yung gawin mo, kaibigan. Alalahanin mo yung mga ginawa ng Diyos in the past. Sabi sa 1 Samuel 17:34-37, pero sumagot si David, matagal na po ako nagbabantay sa mga tupa ng aking ama. Kung may leon o oso na tatangay sa mga tupa, tinutugis ko po ito at binubugbog at kinukuha ang tupa. Kung lalaban ito, hinuhuli ko ito sa leeg at hinahampas hanggang sa mamatay.
Nagawa ko po ito sa mga leon at oso at gagawin ko rin ito sa Filisteyong iyon na hindi nakakakilala sa Diyos dahil hinahamon po niya ang mga sundalo ng buhay na Diyos. Ang Panginoon na nagligtas sa akin sa mga leon at oso ang siya rin magliligtas sa akin sa kamay ng Filisteyong iyon. Kaibigan, noon na pagtagumpayan ni David yung mga higante sa buhay niya gaya ng leon at oso sa pamamagitan ng pagtulong at kapangyarihan ng Diyos, ay hindi siya nagdalawang isip na labanan ng isa pang higante ulit sa kanyang buhay. Bakit? Dahil alam niya, kasama niya ang Diyos na nagbibigay ng panalo sa kanya. Kaya kaibigan, pag-isipan mo yung sakit ng loob na naramdaman mo dati, pero dumating ang Diyos at nag-comfort sa iyo, nako, alalahanin mo yan. Alalahanin mo nung nadapa ka sa kasalanan, tapos dumating ang Diyos, pinatawad ka niya. Kaya lang, naulit pa ito, pero pinatawad ka pa rin niya ulit. Alalahanin mo nung muntik na madisgrasya ang anak mo, ay dumating ang Diyos at niligtas niya ito. Alalahanin mo nung nasa malalim na depression ka dati, di mo alam kung paano ka lalabas dyan, pero dumating ang Diyos at tinulungan ka para makarecover. Alalahanin mo kung gaano ka ka-discouraged. Gusto mo na mag-quit, gusto mo na mag-give up sa buhay mo, pero dumating ang Diyos, binigyan ka ng lakas ng loob para ipagpatuloy ang buhay. Alalahanin mo yung nagkaroon ka ng nervous breakdown, pero binigyan ka ng peace ng Diyos. Peace that surpasses all understanding. Alalahanin mo nung naging restless ka, hindi ka makatulog, pero binigyan ka ng peace ng Diyos. Sabi niya, I will keep you in perfect peace when your mind is focused on me and you are trusting me. Alalahanin mo nung nagkaroon ka ng problema na parang wala ng solusyon, pero nabasa mo sa kanyang salita. Sabi niya, my grace is sufficient for you. Kaibigan, alalahanin mo yung mga testings and trials na napagdaanan mo at iniligtas ka ng Diyos doon at sabi mo sa sarili, tried and proven. Kaya kaibigan, kung ginawa ito ng Diyos sa'yo, ay nakasandal ka sa matibay na sandigan. Narealize ko kung titingin ka lang sa nakalipas, marirealize mo na yung pinagdaanan mo ay paghahandayan para sa future na pagdadaanan mong higante ulit sa buhay. Kaya huwag mo kakalimutan yung past victories mo na tinulungan ka ng Diyos. Sabi sa unang Samuel 17:50-51, kaya tinalo ni David si Goliath sa pamamagitan lang ng tirador at isang bato. Napatay niya si Goliath kahit wala siyang dalang espada. Tumakbo siya papunta kay Goliath. Kinuha ang espada nito at pinugutan ito ng ulo. Nang makita ng mga Filisteo na patay na ang mahusay nilang mandirigma, nagtakbuhan sila papalayo. Pansinin natin na hindi sinabing tumakbo palayo si David kay Goliath, kung hindi tumakbo siya palapit sa kanyang giant at kinuha niya yung espada mismo ni Goliath at yun yung pinampatay niya dito. Yung espada na yon, ang purpose ay para patayin si David. Pero para kay David, ang purpose ng espada na yon ay para ipakita ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya kaibigan, tandaan mo ito. God wants to take your mess and turn it into your message. Ang message mo ay ang Diyos ang sandigan ko, ang Diyos ang kumilos para tumulong sa akin at magtitiwala ako sa Kanya. Yun yung message mo. Yun yung magbibigay ng glory sa Diyos. Kaibigan, tanungin mo ang iyong sarili. Ano yung giant sa iyong buhay? Now, ang tanong, paano mo gagawing solid anchor ang Diyos? Believe in God's strength and power. Narealize ko na ang Bible ay binibigyan tayo ng picture na ang tatay natin ay ang Diyos at tayo ang anak. Totoo naman ito. Kaya nga, pag mananalangin tayo, ang tawag natin sa ating Diyos ay tatay sa langit o ang ating ama. Ganon din naman sa Bible, ay picture din ito ng Diyos bilang shepherd at tayo naman yung sheep. Kaya lang, minsan nakakalimutan natin sa aklat ng Joshua, ang Diyos ay ang ating ding general. Siya ay isang makapangyarihang warrior at kahit kailan hindi siya tumatakbo sa laban. Kaya pag ikaw ay nagdidesisyon na lumaban, huwag kang matakot kasi sasabihin sa iyo ng Diyos, kasama mo ako sa laban dahil ako ay mighty warrior. Kaya nga si David, nung nag-decide siya na lumaban, alam niya na hindi siya lalaban ng mag-isa. Alam niya na nasa likod niya ang Diyos. God is our almighty warrior. Kaya nga, focus on the size of your God, not the size of your problems. Natatakot yung mga Israelitang sundalo kay Goliath dahil kinukumpara nila ang size ni Goliath sa kanilang sarili. Pero si David, kinukumpara niya si Goliath sa size ng Diyos.
Kaya ang liit ng tingin niya kay Goliath. Kaya nga sa English translation, sa 1 Samuel 17, ang tawag ni David kay Goliath ay uncircumcised and disgrace. Ni hindi mo makikita si David na nagtatanong, ano bang skill ni Goliath? At ilang taon na ba siya? Teka muna, check ko muna. Anong kanyang social standing? Anong bigat ng kanyang espada? Gaano kabilis siyang sumibat? Hindi kaibigan, hindi nakafocus si David kay Goliath. Hindi siya nakafocus sa 9-6 na tangkad ni Goliath. Kung hindi sa kabaligtaran, nakafocus siya sa laki ng kanyang Diyos. Kaya kaibigan, believe in God's strength and power. Number 2, commit to honor and glorify God. Parangalan mo ang Diyos sa buhay mo sa pamamagitan ng iyong pananampalataya sa Kanya. Narealize ko na kapag nilabanan mo ang iyong giant sa pamamagitan ng pananampalataya mo sa Diyos, ay mag-i-inspire ito ng ibang tao para maparangalan din nila ang Diyos sa buhay nila. Nung pinakita ni David kay Saul kung gaano siya ka-confident na tutulungan siya ng Diyos, ay walang nasabi si Saul. Sabi niya, sige, humayo ka, gamitin mo itong aking kasuotan, yung aking espada, yung aking helmet. At nung napatay na ni David si Goliath, ay nabuhayan at na-inspire yung buong mga Israelita at hinabol nila at pinatay ang mga Pilisteo. Sabi sa 1 Samuel 17:51-53, tumakbo siya papunta kay Goliath, kinuha ang espada nito at pinugutan ito ng ulo nang makita ng mga Pilisteo na patay na ang mahusay nilang mandirigma, nagtakbuhan sila papalayo. Sumugod ang mga sundalo ng Israel at Juda na sumisigaw at hinabol nila ang mga Pilisteo hanggang sa Gat at Ekron. Nagkalat ang mga bangkay ng mga Pilisteo sa daan ng Sha'araim hanggang sa Gat at Ekron. Pagkatapos nilang habulin ang mga Pilisteo, nagsibalik sila at sinamsam ang mga naiwan sa kampo ng mga Pilisteo. Kaibigan, kapag nakita ka ng mga tao kung paano mo pinatay ang giant mo, kung paano ka nagbago, kung paano mo napagtagumpayan yung humahadlang para magawa mo mga pinapagawa sa iyo ng Diyos, ay mai-inspire sila na maniwala na may Diyos sa langit. Nung nasaksihan ng mga Israel yung pagkapanalo ni David, tsaka pa lang sila nabuhayan ng loob, hinabol nila yung mga Pilisteo at pinatay. Kaya kaibigan, suriin mo ang iyong buhay. Halata ba ng mga tao na kapaligid sa iyo na ikaw ay Kristiyano? Nakikita ba ito sa buhay mo? Alam ba ng anak mo na ikaw ay Kristiyano? Hindi dahil sa nagpupunta ka sa church, kundi nakikita ba nila kung paano ka mag-respond sa mga bagyo ng buhay? Kung paano mo ginuglorify ang Diyos sa pamamagitan ng iyong mga desisyon? Grabe si David, ang motivation niya kaya niya tatalunin si Goliath ay para maluwalhati ang Diyos. Yun yung purpose niya. Bonus na lang yung reward. Sabi ni David, 1 Samuel 17:46, sa araw na ito, ibibigay ka sa akin ng Panginoon. Papatayin at pupugutan kita ng ulo. Ngayong araw ding ito, ang mga bangkay ng mga kasama mong Filisteo ay ipapakain ko sa mga ibon at mababangis na hayop. At malalaman ng buong mundo na may Diyos ang Israel. Ang motivation ni David kaya siya lumaban ay para makita ng kanyang mga kababayan at kalaban na merong Diyos. Kaibigan, nakikita ba ng mga kasamahan mo sa trabaho na merong Diyos dahil nakita nila ito sa buhay mo? Ito ba yung purpose ng iyong buhay, ang parangalan ng Diyos? Merong mag-asawa at malapit nang ipanganak ang kanilang pangatlong baby. Kaya lang, nanlumo sila sa resulta ng ultrasound dahil nakita ng doktor yung kanilang anak ay merong Down syndrome. Sabi ng doktor, base sa resulta ng iyong ultrasound, pwede nyo nang ipa-abort ang bata. Sobrang nalungkot ang mag-asawa dahil nawala yung pag-asa nila magkaroon ng malusog na anak. Naisip din nila na mababawasan yung quality ng buhay nila dahil nga mag-aalaga sila sa kanilang anak habang buhay. At mahihirapan din sila sa kanilang ministry kasi sila ay mga missionaries. Pero alam mo, tumayo yung asawang lalaki at sinabi niya, hindi tama itong naiisip ko. At kahit anong mangyari, itutuloy namin na ipanganak ang aming anak. Sabi ng mag-asawa, kahit anong mangyari, hindi namin ipapa-abort ang aming anak dahil ito'y regalo ng Diyos sa amin. Alam mo, nung araw na iyon, napagtagumpayan nila yung kanilang giant at ang glory ay naibigay nila sa Diyos. Kaya kaibigan, kung gusto mo na mapagtagumpayan ng iyong giant, mag-commit ka na i-glorify mo ang Diyos sa iyong buhay. At pag ginagawa mo ito, magkakaroon ng impact
ang buhay mo sa ibang tao. At kapag bumagsak na yung giant mo, tapusin mo siya. Sabi nga, when the giant is down, finish him. Si David hindi lang na-knockdown si Goliath, kung hindi pinugutan niya ito ng ulo. Kaya nga, ikaw din kaibigan, tanggalin mo ng tuluyan kung ano man ang humahadlang para lumago ka sa iyong pagmamahal sa Diyos. Huwag ka pumayag na magkaroon ka ng pagkakataon na bumalik sa higante na yan. Tapusin mo yung addiction, relasyon, o kaya masamang habit na yan. Di ko alam kung anong giant mo, pero tanggalin mo yan ng kumpleto at huwag kang magtitira. Si Waral ay merong rheumatoid arthritis sa edad na 15. At nung umedad siya ng 30 years old, ay halos paralyzed na siya at isang daliri na lang ang nakagalaw sa kanya. Yung isang daliri na yon ay nakatali sa isang recorder. Pero kahit ganon ang kanyang kalagayan, nagsulat siya para sa National Magazine. At nagsulat din siya ng mga libro. Maraming na-inspire sa buhay niya at na-impluensyahan dahil sa masaya at kontento niyang buhay. Nangyari lang ito dahil pagkatapos ng maraming panalangin na hindi siya sinagot ng Diyos, ay finally sabi niya, "Okay Lord, kung ito yung binigay mo sa akin, tatanggapin ko ito. Okay lang po ito. Halika, gawin natin at ipakita sa mundo kung ano ang kaya kong gawin kasama ka." Alam mo, doon sa pagpapakumbaba at pagtanggap ni Waral sa kanyang kalagayan at limitasyon, ay doon niya napagtagumpayan yung kanyang higante at siya'y nagkaroon ng joy at peace at nagawa niya yung mga imposible sa kanyang buhay sa pamamagitan ng isang daliri at ng isang malaking Diyos. Kaya kaibigan, yung giant matatalo yan. Hindi yan sa sariling lakas ng tao, kundi matatalo yan sa pamamagitan ng kamay ng Diyos. Kaya nga simulan mo mag-rely sa isang solid anchor. Ito yung ating Diyos na buhay. Marahil, kinausap ka ng Diyos ngayon at nais mo ding tumayo at labanan ng iyong higante sa buhay. Gusto mo ng pagbabago sa iyong buhay. Gusto mo ng victory. Ngayon na yung panahon, kaibigan. Hindi ka mananalo kung wala ang Panginoong Jesus sa iyong buhay. Kaya ang unang hakbang ay isuko mo ang buhay mo sa Kanya. Manampalataya ka na binayaran niya ang iyong kasalanan sa krus at kapag ginawa mo ito, patatawarin niya lahat mong kasalanan at bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Mananahan din siya sa iyo at sasamahan ka niya sa lahat ng iyong laban. Kung ito yung nais mo, ay kahit nasaan ka ngayon, ay ipahayag mo ang pananampalataya mo sa Panginoong Jesus sa pamamagitan ng panalangin. Sabi mo sa Kanya, "Panginoong Jesus, inaamin ko po na ako po ay makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga ay binubuksan ko na ang aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon, tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Tulungan mo po ako na mapagtagumpayan ko ang mga higante sa aking buhay. Gamitin niyo po ako para sa inyong kaharian simula ngayon. Amen." Kung sumabay ka sa panalangin natin bilang pananampalataya at pagtanggap mo sa Panginoong Jesus, ay mag-iwan ka sa comment section ng salitang accept para makilala ka namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagoong spiritual. Kung na-bless ka naman sa message na ito, ay inaanya kita mag-subscribe sa aking YouTube channel upang ma-notify ka pag may bago na kaming video. Ibahagi mo din ang mensahe na ito sa iba ng mga nanghihina, nangangamba sa buhay at nasa kapighatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung gusto mo namang mas makilala pa ang Diyos, ay sumama ka lang sa aming online discipleship group. Type mo lang ang salitang join sa comment section. Kung napapanood mo naman ito sa Facebook, ay click mo lang yung send message at type mo doon ang salitang join at may magre-reply sa'yo para sa link ng registration form. Salamat nga pala sa mga nagsusupport sa ating ministry at kung gusto mo maging partner sa ministry na ito, na magamit ka ng Diyos sa pagpapalaganap pa ng kanyang salita at pagtulong sa mga nangangailangan, ay inaanyahan kita mag-support financially sa ating gawain. Meron tayong link ng give page sa baba ng description. Pag hindi nyo nakita ang link, ay mag-type lang kayo ng partner sa comment section at papadala namin kayo ng link. Sa ating pagtatapos, ay iwan ko ito sa inyo. When we rely upon education, we get what education can do. When we rely upon skill, we get what skill can do. When we rely upon technology, we get what technology can do. When we rely upon organization, we get what organization can do. When we rely upon prayer, we get what God can do.
Kaibigan, kailangan mong maintindihan yung kapangyarihan ng panalangin kung gusto mong manalo laban sa iyong giant. Kapag mananalangin ka, kapag aasa ka sa Diyos, ay siya ang lalaban para sa iyo. Narealize mo, kailangan mong makasanayan na kausapin ang Diyos. Kailangan mong makasanayan na nagbabasa ng Bible. Kailangan mong maging expert sa pananalangin. Kailangan mong maging skilled sa pananalangin. Kailangan mong maging warrior sa pananalangin. Kailangan mong maging kneeling warrior. At kapag ginagawa mo ito, makikita mo kung paano kikilos ang Diyos at tatalunin niya ang iyong kalaban. Huwag mong isipin na magre-respond ang Diyos dahil naawa siya sa iyo. Huwag mong isipin magre-respond ang Diyos dahil nalungkot ka. Huwag mong isipin magre-respond siya dahil na-depress ka. Na parang yung isang magulang kapag nakita yung anak niya malungkot at lulugo-lugo, then sasabihin ng magulang, "Baby, kumusta ka na? Meron ka bang kailangan?" No, hindi magre-respond ang Diyos kapag nagpipiti party ka. O hindi magre-respond ng Diyos kapag nanalangin ka na, kapag seryoso ka na sa Kanya at kinausap mo siya. Tapos nagpakumbaba ka, ay doon pa lang siya kikilos. Kaya kung gusto mong matalo ang iyong higante, manalangin ka sa Diyos. At hindi lang yon, rise against your giant, recognize the reward, and rely on a solid anchor. At kapag ginagawa mo ito, ay magtatagumpay ka sa iyong laban. God bless!